ingay. Nag-ano siya. Ano yung hindi original yan? Ayan o. Bakal na siya. Bakal na pala eh. No. Oo, bakal na o. Ang tanong, bakit? Alright guys, home service tayo. Hyundai Starix. Concern, maingay po ang kanyang brakes pag namemereno or pag aalis sa kanyang parking area, maingay po. Mayroong siyang narinig na squeaking sound. So tara, pag-usapan natin mga guys. So marami pong pulbos. Ayan, pulbos. Pulbos, pulbos, pulbos. Pinagkupura ng brake pads. Alright, babakbas nga. Wala kang boting. 500 a day lang. Dati nga lang ni Diyos, bagaling kita pa. Jimmy kasi nagkukulay gold to. Hindi nangingiting doon sa Bendix mo na isa. Madumi lang ako rin. Parang may sumasabi. Alright guys. Nalinis na natin yung kabilang side ng rear brakes. So itong side naman ng kaliwa ang ating babaklasin at titingnan natin kung ano bang pinagmulan nung ingay na yon pag aalis siya sa parking area at yung nag-apply siya ng brake. So meron daw kumakayod, so tumawag ang customer sa atin kung matutulungan natin siya or mapupuntahan. So tingnan natin mga guys. Very important po mga guys na every 5,000 or 6 months ay nabubuksan po talaga ang kanyang mga preno. So para ma-check natin yung kapal ng brake pads or brake shoe at yung parking brake shoe para to make sure na iwas tayo sa gaya ng problem na to. So itong brake pads ni sir ay babago lang po mga guys. Babagong palit. 5 months lang po ang nakalipas. So genuine po ang nakakabit sa kanya. Hyundai brake pads. So kung makikita nyo po mga guys, yung brake pads niya ay upod na talaga yung kanyang pad. So bakal na po sa bakal. Yun po yung narinig ng ating customer pag namimreno siya para daw may kumakayod. Yan, so mapapansin nyo nanginginitap po yung brake pad. So yun po yung bakal. So nangyari to mga guys kung bakit siya naubos or ang bilis niyang maubos na pads sa kadahilanan yung kanya pong piston ay stuck up po mga guys. So hindi ho nila in-overhaul yung caliper at ibinalik lang nila, itinulak lang nila para yung piston ay pumasok sa loob. So yan po ang kinalabasan. So hindi po nakita yung anong condition ng piston doon sa caliper. So nag-stack up po ang kanyang preno sa huli, so nananakbo, nakakabit. Kumbaga nananakbo siya, yung brake pads pa rin ay naka-engage pa rin sa rotor disc. So mapupudpud talaga ang brake pads kasi dapat pag release mo pala ng brake pedal, dapat ang piston or yung brake pads natin sa hulihan ay mag-disengage po yun. Bibitaw po yun sa kanyang pagkakapit dun sa rotor disc. So nangyari, yung kanya po ay lagi na lang pong
nakayakap sa ating rotor disc. So yun ang pinagmula kung bakit naubos kagad yung kanyang brake pads. So genuine pa naman yung kanyang nakakabit, medyo hindi po matigas yun, tamang tigas lang po yun, kaya mabilis talaga mauubos. So hindi ho napansin ng ating customer, so tumawag sa atin at kung pwede daw i-check yung kanyang sasakyan. So pinuntahan natin mga guys yung kanyang sasakyan. So ito na nga. So dahil mayroon pa naman siyang stock yung pinaglumaan, so yun muna ang kinabit namin habang wala pa kaming pamalit. Rotor disc dahil sa bakal, kinain ako baka sa bakal yan guys. Ganyan siya, ayan. Kinain ko ito. Kabit muna natin dati niyang pads. Bibili ko dito mga Bendix. Let's. Guys, ang kanyang load ng unit, road test tayo. Wala na yung squeaking. Wala na. Kasi magayang ano, regen, matap ako na. Magkakaroon na ng squeaking. Ayan, ganyan lang, bumabagal ako. Na, okay. Ngayon wala na. Okay. Ayos.